So for today's video is magluluto tayo ng dinuguan with a twist. So yung dinuguan na to is pwede siya sa mga iglesia kasi wala siyang dugo. Di natin siya lalagyan ng dugo. So ito yung mga ingredients. So una, pipreheat muna natin itong ating lutuan. Tapos kapag mainit na, isusunod na natin yung mantika. Lalagyan na natin yung mantika. So ilalagay na natin yung bawang. Golden brown ng konti. Tapos, isusunod ko na yung sibuyas. Ayan. Hintayin ko lang sila maluto ng konti. Tapos, susunod ko na yung baboy. Yan. Yung baboy pala na ginamit natin is pisngi ng baboy. Yan, lakasin natin ng konti yung kalan natin. Tayin natin siya maluto ng konti. Yan siya, pinapaluto muna natin siya ng konti. Ayan, buksan natin. So, ito na siya after 10 minutes. Ayan, ayan yung itsura niya. Halo muna natin. O, diba, nagano siya. May parang sabaw na siya. Yun yung sa ano ng baboy, tamaan ng baboy. Ayan. Tapos, lagay na natin yung suka. Pag nilagay natin yung suka, huwag natin muna siyang ihalo para hindi magsariwa yung asin. Lakasan ko muna yung apoy. Ayan. Nasa high heat yung ating apoy ngayon. Tapos, pakuluan muna. So yan mga kabuglot, kumukulo na siya at nilahalo natin siya. Tapos, lalagyan na muna natin siya ng salt and pepper. Yung asin natin. Tapos, isusunod natin yung paminta. Tapos, yung last, yung water natin. Ayan. Tapos, last, itong, down ng laurel. Ito pala yung last, hindi yung water. Ayan. Tapos, tatakpan muna natin siya and papakuluan. So, yun na siya mga kabugnot. Pinakuluan namin siya ng 15 minutes. Ayan. Yan na siya. Nag-moist yung camera. Yan. Sa part po na to, yan mga kabugnot. Sa mga kumakain ng dugo, dyan na po nila iaat yung blood para maging dinuguan na talaga siya.
Tapos sabi naman, since hindi kami naglalagay ng bedsheet or magic sarap, lalagyan ko siya ng isang kutsaritang asukal. Ayun yung ano niya. Ako sa tawag doon, basta. Yun. Yan. Lalagyan ko siya ng asukal kasi nga po, hindi kami naglalagay ng magic sarap or bedsheet. So, ihalo ko siya. So, nasa inyo na rin kung gusto nyo na yung lambot. Iba kasi, baka magkaiba kasi tayo ng baboy na gamitin. And kung gusto nyo na rin yung lapot niya, ayan. So, sa amin, pwede na to. Tapos, yung pinakalasi, i-add ko na yung sili. Sili na ito. Yung siling i-add ko is yung siling haba or yung tinatawag nilang pang sinigang. Ayan. Mga gusto mo ang hang, pwede nyo siyang lagyan ng sili na chinap. Kaso kami, hindi kami ganong kumakain ng manghang, kaya ganyan na lang. Pang ibabaw na siya. Itatakpan muna natin siya. So, papakuluan natin siya ng 5 minutes. Ayan. So, yun siya. After 5 minutes, mga kabugnot. Ayan na siya. Sarap. Halo muna natin. Tapos, magpiplating na tayo. So yun na nga mga kabugnot, magpiplating na tayo. Dito ko siya ilalagay kasi may sabaw siya. Ayan. Tapos ilalagay na lang natin sa plate. Ayan. Para pagpapa-taste test ko sa kanila, sandali siyang ayan. Tapos, lalagyan natin siyang sili sa taas. Saan? Bawang na naman. For sa ating plate again. So, yan siya mga kabugnot. Ayan mga kabugnot, nandito tayo ngayon sa sofa para ipa-taste test kay mama, kay Mita, and kay Denden. Ayun si Denden. Ayun naman, nagmamodule daw. Ayan, so papatikin na muna natin. Matakman niya pa ini. Wow! Ano pa nga sabi mo kay presentation ko? Anong masasabi mo sa presentation ko? Wait, may ano yung presentation naman. Look na pa. Mukhang masarap daw. Oh, sige, tikman nyo na. Serving spoon? Ay, serving spoon, may. Kaya, tikman namin. Muna namin. Masarap. Since may kasama pala kaming matanda sa bahay, hindi na kami ganong na ganong lamang loob. Kaya, mukha na lang ng baboy. Pisngi. Wala sa nining daya, ma. Tigbad. Wala yan, daya yun. Siyempre, kapag ito ako. Same lang ba ang lasa, ma? Same. Katolik po sa INC. Sarap. Ang pinagkaiba, wala lang dugo. Wala lang dugo. Pero same lang ang lasa. Ganun din. Kasi si Mamita, ano siya, katoliko. Kaya alam niya yung lasa nung talagang dinuguan. Tsaka dito, kaya natanong siya kung same lang yung lasa. So, same lang daw, kaso wala lang talagang dinuto. Masasabi mo? Masarap. Masarap. 2 thumbs up. Two thumbs up! So yun mga kabugnot, dito po nagtatapos ang ating video. Sana po nagustuhan nyo at kung may gusto po kayong request na content sa akin or sa amin na mabugnotin, i-comment nyo lang po sa baba or PM nyo ako. Subukan natin gagawin. Bye-bye! Babo!